Balak po ng DPWH na ayusin ang EDSA. Mungkahi naman ng MMDA, dapat pag-aralang mabuti ang proyekto para hindi ito mas maging pabigat pa sa publiko. Narito ang report ni Cedric Castillo. Sa pangkaraniwang araw, malaking volume na ng sasakyan ang sinusuong ng mga motorista at maging ng mga commuter. At mabigat na daloy ng trapiko naman tuwing rush hour, lalo pa kung may reblocking sa kalsada. Paano pa kaya kung buong kahabaan ng EDSA mula Baclaran hanggang Monumento ang kukumpunihin ng isang bagsakan? Ayon sa Department of Public Works and Highways, napapanahon na para ayusin ang 50,000 metro kwadrado sa 23 kilometers na kabuang haba ng EDSA dahil sa mga lubak, bitak at tapal. Sabay na gagawin ang northbound at southbound ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Julia Vargas Ortigas na may habang 9.2 kilometers. 8.7 kilometers naman ang haba mula Mega Mall hanggang SM North at Trinoma hanggang Monumento na may 4.99 kilometers. Para raw di gaanong magdulot ng abala sa trapiko, sa inner lane ng EDSA magsisimula ang paggawa at magtatalaga ng mga alternate route. Sa inner lane kami gagawa muna. Kasi ito, 5 lanes nung yung northbound, southbound, tigpa 5 lanes yan eh. So inner lane muna kami, isang lane. Ang ina-allowed sa amin, 150 meters muna. Kung tutuusin, mahigit isang dekada ng pinaplano ng DPWH ang rehabilitasyon ng EDSA. Matapos maaprubahan ang 3.7 billion peso budget, sisimula na ang proyekto sa third quarter ng taon. 24 oras ang magiging trabaho, walang holiday at tatagal lang mahigit isang taon. Dahil tiyak daw na apektado ang mahigit 300,000 mga sasakyan na dumaraan sa EDSA araw-araw, mungkahi naman ng MMDA, pag-aralang mabuti kung paano isasagawa ang proyekto para kahit paano'y maibsan ang epekto nito sa publiko. O kailangan natin din ang approval ng Metro Manila Mayors, yung Metro Manila Council. So before we can reach that stage, kailangan natin ilatag yung alternatibong traffic management plan. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.